Last Sunday, meron po tayong insidente ng banggaan po, ano? That happened somewhere sa isang mall po rito sa area ng Mandaluyong. And a very unfortunate incident wherein one SUV, no? Nakasagasa po ng guard, no? And siguro out of confusedness, no? Medyo na-rattle po yung driver, instead of heeding at stopping para tulungan po yung nabangga, siya po ay tumakbo. Siguro dahil out of fear, dahil nga yung guard ay may armas, maaring natakot po yung tao mismo. And for today, we are very fortunate, no? That our call for him to come out in the open to address the matter at hand, nandito po ngayon sa atin pong himpilan sa loob po ng National Headquarters po ng ating Philippine National Police, in the person po mismo yung owner po, yung registered owner ng vehicle, in the person of Mr. Jose Antonio Bolmonte San Vicente, and he is accompanied by his parents, si Sir Joel at saka si Ma'am, and he is also accompanied by their family lawyer. Okay, so para po mabigyan po natin ng liwanag itong pag run over po ng SUV na ito, doon po sa ating security guard, I'm now turning over the mic dito po sa on my right, yung atin pong family at saka yung lawyers po. So may I now ask attorney to please give us clarifications on the matters at hand, please. Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig. Si Anton San Vicente ang involved at ang nag-drive ng RAV car nung insidente na nangyari. At ang siya mismo nag-apologize sa nangyari. Hindi niya gustong mangyari yung aksidente. Nagkataon lang, natakot siya, nagpanik siya. Kami naman, ang sinabi ko sa pamilya, kay Joel at saka ang asawa niya, we do not condone the incident as reported on the viral media. Kailangan magpakita si Anton ng personal para ma pahayag niya ang totoong nangyari. At saka, mag-extend ng apology sa publiko. Ayun. Ito si Anton, pumunta nga dito, sabi ko sa parents niya, kailan magpakita siya. At saka, yung ginamit na dinadrive niyang SUV, isunurender din. Ngayon nandito. Ngayon, let the public be informed na kami mismo, nung pinuntahan namin ang Mandaluyong Police, kami mismo nagsabi na i-file na ang necessary charges sa kanya para masagot natin ang legal process. Sa 17 ang hearing. Sa 17 ang hearing. Hindi namin, napinuntahan namin sa ospital yung biktima. Pero nakausap namin yung kapatid. Pero yung kapatid, ayaw niya mag-comment. So wala pang 30 seconds siguro ang usapan namin. Hindi totoong nag-offer kami sa kanya ng blank check. Wala kaming in-offer sa kanya. Nung sinabi niyang no comment, we did not press the issue na titignan namin ang brother niya. Bumalik na kami sa pulisya. In fact, inaccompany kami ng isang corporal na member ng police to the hospital.
ayun lang masasabi namin. Pero ngayon ko lang nakita si Anton dito. Kasi sinabi ko kay sa parents niya, kailangan i-produce na kailan makausap ko, makita namin. I'm ready to answer questions. Ano yon? Please. Sir, baka gusto magsalita po ni Mr. San Vicente, ni Anton. Wala naman akong masasabi na hindi naman masasabi ng abogado ko kung hindi may apologies sa nangyari. May apologies sa kay Mr. Florel de at kanyang pamilya. Pwede pong mag... sir, bakit po natagalan bago po kayo lumutang sa Philippine National Police? Gayong may mga panawagan na po ang PNP dati na magpakita po kayo sa PNP para din mabigay yung side nyo po. Pwede ako nang sasagot yan. No? Ang tumawag sa akin, ang tatay ni Anton, na pwede tulungan kasi tulungan siya. Ngayon, ang kondisyon ko lang namin was kailangan magpakita siya. Gaya lang with the events na nung kinausap namin yung kapatid, gusto lang namin makita yung kondisyon ng biktima. Hindi kami pinayagan. So we told the Mandalo yung police to file the necessary charges. Pero ngayon, lately, sinabi ko nga kay Joel sa tatay ni Anton na kailan magpakita siya at saka surrender yung sasakyan niya. Magpakita siya. Isang matanong na nung nagda-drive siya, nagulungan nung unang gulong yung katawan ng biktima, ano yung nasa isip niya kung bakit diniretso niya pa rin yung sasakyan instead na stop niya na at that moment, sir? Sinabi namin kanina na ang siya, very apprehensive siya. Natatakot siya. Nagpanik. Nagpanik in other words. So, sasagutin natin yan in the proper forum doon sa nakikita namin na demanda sa kanya on the 17th. Pero we do not condone, sinabi ko sa kanya, at saka sinabi ko sa parents niya, we do not condone the viral news that happened. Ayan. Thank you po. Ay, sir, Mark Gabriel po sa ANA 25. Attorney, pwede ba nating pasagutin personal si Jose Antonio para ipaliwanag niya kung ano ba talaga, sir, yung nangyari? Kasi yung sa video, nakita natin na parang nasagi niya yung security guard and then napahiga dun sa harap ng sasakyan at nagulungan ng sasakyan niya. Ano ba talaga yung nasa isip niya na, sir? Kasi ang mangyari diyan, may demandan, may hearing sa 17. Hindi natin alam kung anong nilalaman ng demanda, kung sino mga respondents. So, mabuti siguro, i-explain na lang niya doon sa counter affidavit na may sasubmit sa demanda. Because it might prejudice kung sasagot siya ngayon, pagkatapos may sasagot naman siya, magsasubmit siya ng counter affidavit niya, it might not be advisable na magsalita siya ngayon. Siguro maintindihan ninyo yan, ano?
Sir, ulitin ko lang. Ano ba yung nagtulak sa inyo para lumutang na, sir? Na-pressure po ba kayo sa mga mensahe sa inyo ng PNP at ng other agencies? Pressure, but I think the proper remedy is kailangan magpakita siya to diffuse the public perception na nagtatago siya. No? At saka, para ma-interview namin siya personally kung ano nangyari. You cannot defend the person in his absence. You cannot. Kailangan malaman namin ang katotohanan. Ang katotohanan will set you free. Di ba? Sir, may mga previous cases ng sa LTO rin ito si sir noong 2010, 2015 sa Pampanga, sir? Ayun, hindi namin alam yan because that is not covered sa case, no? Hmm. Okay. Thank you. Val Gonzales po, DZRH. Opo. Noon pong mahigit isang linggo ho kasi kayong pinaghahanap. Saan po kayo naglagi po noon dahil maging ang Land Transportation Office, ang PNP, pumunta na ho doon sa bahay po ninyo, eh hindi po kayo matagpuan? Siguro, let's clarify. Kaninong bahay ang pinuntahan? Baka yung bahay na pinuntahan ay yung bahay ng parents niya. Ito po ay yung registered na bahay po niya nung iparehistro po yung sasakyan na ginamit po o sinasakyan niya nung mangyari po insidente. Let us make this clear. Ang registration na address niya sa as a registered owner of the car, yun ang bahay ng tatay niya. Pero nakausap kong tatay niya, sabi niya matagal nang wala si Anton doon. Matagal na. Hindi niya bahay yon, bahay ng tatay niya. Opo, pero sabi nga po ni Chief PNP po noon, batid naman po niya na siya po ay mayroong nagawahong pagkakamali. Bakit hindi po siya kagad lumutang para linawin ho yung insidente? Pero ngayon lumutang na siya kasi I demanded from the parents na kailangan magpakita siya. Nandito siya ngayon. Nagkausap na po ba si Mr. San Vicente at yung pamilya ho ng biktimang security guard? Masasabi ko ito diretsahan. Hindi pa niya nakakausap ng direct, except for the apology which he extended a while ago. Kami, bilang abogado, nung pinunta namin yung sa ospital para malaman lang ang kondisyon ng biktima, hindi kami pinayagan ng kapatid. And so we did not press any further sa kapatid niya. Nung sinabing no comment, hindi na kami. Last na lang ho, any message ho dun sa family of the victim? Thank you. Ito lang masasabi namin, ang pamilya ni Anton, yung mga parents niya, at probably siya mismo, they wanted to extend an apology to the victim's family. Pati brothers, pati parents niya. And they are willing to extend any help as possible, as legally possible sa kanila. That is not to condone the incident, no? But they are willing to help the victim and the family. Yan ang obligasyon naman nila yan eh. Okay. Sir, hindi kayat ni PNPOIC Lieutenant General Danao si Anton na lumutang, no, para patunayan na hindi nga siya gumagamit ng illegal drugs kasi wala nga naman tao na nasa tamang pag-iisip ang gagawa noon. Willing ba siya na patunayan na hindi siya gumagamit ng illegal drugs after niya ngayon mag-surrender? Siguro siya baka pagsabi yan na hindi siya gumagamit ng illegal drugs. Ito, wala akong kalam-alam, no? Ito, straight from the horse mouth. No?
Hindi. Hindi ako gumagamit. Willing ka, sir, magpa-subject sa drug test to confirm your claim? Depende sa advice ng aking abogado, yung susundan ko siya. Okay. Sir, depende sa advice niyo. Will you advise him na mag-undergo ng drug test? Actually, ang charge na kinasasangkutan niya is a traffic accident charge. Yung the matter of kung gumagamit siya ng droga or not, kung ipa-subject natin ng drug test, that will be subject to our advice sa kanya. Yes, sir. But what will be your advice? As of now, we are not prepared to give him advice personally. Kasi ibang charge lang naman sa kanya ngayon is the traffic accident. Mm-hmm. But why not, sir, if he's claiming na hindi naman siya gumagamit ng illegal drugs? Let's take that as is. No? Yung sabi niya, hindi siya gumagamit. Okay, thank you. Kung nagdududa pa kayo, then we will advise him accordingly. Hi, good afternoon po. Yes. To the parents naman po of Mr. San Vicente, ano po yung reaction nyo nung nalaman nyo yung insidente, lalo na nung nag-viral nga? Siyempre, hindi ho kami makatulog, hindi kami makakain. Siyempre, anak namin yung involved. Saka nag-viral na eh, di ba? Masisira na yung buhay ng anak ko. For any parent ba, ganun ba gusto nyo sa anak nyo? Mabait yung anak ko. Wala, nagtatrabaho siya, he's a very responsible man. And I think ito, aksidente naman talaga to. Lumaki lang talaga ng lumaki. And I feel so sad kasi ano na mangyayari sa future ng anak ko, di ba? Maayos ang anak ko. Sino ba may gusto ng takbuhan yon? Siyempre, narattle na rin siya eh, di ba? Ma'am, bakit po sa PNP nyo pinili yung avenue para mag-speak up? Kasi naglabas na si General Danao yung sa news, natakot na talaga ako. Then I said, gawin na natin. We have to go to General Danao already. At diyan na kami mag-surrender, magpakita. Sir, question ulit. Sa father naman po, sir, nung mga unang pumutok yung balita, ang malabo pa kasi yung kwento, ang lumalabas na parang kayo yung owner nung sasakyan. Pero ipinaliwanag naman ng abogado nyo na according to you, yung anak nyo yung nagmamaneho. Hindi nyo ba naisip nun, sir, na lumutang agad para linawin itong mga issue na to? Actually po, nung the following day, marami ng police si HPG pumunta sa bahay. Sinabi ko sa kanila na hindi ako registered owner. Nagpakita ko. Ilang police cars yun. Sinabi ko, hindi ako yun. Ako si Joel San Vicente, yung anak ko Jose Antonio. Yung address akin. Actually, yun yung confusing. Until today, may mga nako-confuse doon. But it's very... I have to make it clear. I'm Joel San Vicente. Ako nakatira sa address. Kay Jose Antonio naka... register yung kotse. Kasi binili ko sa kanya yun eh. Salamat. Sir, po. Hindi nyo ba naisip na lumutang na para ipaliwanag sa, lalo sa national media, yung para ma-clear yung pangalan nyo? Kasi po, ang pagkaintindi ko,
tinanong na ako ng police eh. Person in authority na yung police eh. Sinagot ko na sila. Yun yung pagkaintindi ko. Sir, hindi mo ba sinubukan ang tawagan yung anak mo para kumbinsin siya na lumutang agad after the incident? At that time, confused kami lahat. So the first thing na ginawa ko, tumawag na abogado. So hindi na ako capable mag-isip na maayos. Hindi po ba natural lang sa unang may ganyang kagrabing insidente, abogado na tatawagin mo kasi hindi na clear yung mind ko kasi anak ko eh. Yun po ang dahilan. So every time mag-move na ako, nagtatanong na ako sa abogado kasi natataranta na ako. Hindi na nga kami makakain. Ang takot ko, pag hindi na kami capable mag-isip, paano pa? Kasi hindi kami makakain, hindi kami makatulog. Kaya we need yung abogado. Yun po ang dahilan nun kung bakit ganun. Siyempre, nagtatanong kami sa abogado. Sir, anong response niyo dun sa mga information na lumulutang na sinasabing may connection daw kayo sa PNP, kaya malakas ang loob niyo na hindi lumutang, may mga nagpo-protect raw sa inyo, sir? Actually po, kaya nandito kami ngayon, this is in response dun sa lumabas si CPNP General Danao na lumabas ka. Kaya siya kinontak namin, pero hindi namin, ngayon ko lang na-meet si General Danao. Hindi kami magkakilala. Ngayon lang kami nakita. Hi sir. To the San Vicente family, willing po ba kayo na i-shoulder yung pampatherapy ng security guard kasi may mga injuries siya? Lahat po ng klaseng tulong na kailangan nung nasaktan, naka-konektado or ang cause niyan ay yung pagka-aksidente, willing po kami tumulong. Thank you. Well, in as far as the Philippine National Police po is concerned, we consider this case solved, no? Considering that we already filed the case and yun pong ating person of interest or the suspect voluntarily gave up to clear matters at hand. So we are now leaving to the prosecution's office, to the courts, on the proper venue, okay, to answer the matters at hand. So sila na po ang bahala dyan. And we do not want to further comment because it might prejudice the results of the matter at hand sa court. So as of now, they voluntarily gave up. Makikita nyo po later yung vehicle na ginamit. Sinama na rin po nila sa pag-surrender yung sasakyan mismo kasi yun po yung isang pinaka-importanteng ebidensya, okay, na kailangan nating mahawakan. So they will have their day in court or his day in court, no? So para po dadaan pa po kasi ito sa preliminary investigation kasi hindi na po natin siya pwedeng inquest due to the lapse of time. So doon sa PI at pag makita ng fiscal na meron talaga probable cause or makita nila na meron kaso talaga, so it will be filed and let the court decide. So after this press conference, malaya sila makakalabas ng Campo Crame and yung vehicle nila ay maiiwan sa highway patrol. No, so definitely nandito po yung ating hepe, no? So alam niya na po yung gagawin niya later, kakausapin din definitely yung tao para po maano natin maproseso po kung ano yung dapat nating iproseso. So meaning sir, kukuhanan pa rin siya ng affidavit ng highway patrol? Sila na po ang bahala. Yung abogado na po magsasubmit ng kanyang counter affidavit. Thank you, sir. Okay.
Okay na tayo? Okay, so I just hope that with the coming out in the open of the alleged suspect of that incident would clarify things or would clarify the matters at hand. No? So, pabayaan po natin sila na sagutin nila in the proper forum kung ano pa yung magiging kaso po na kanila pong, na kanya pong sasagutin. Okay? So, in so far as that viral video is concerned, ang inyo pong police at your service ay narito upang lagi po nating bantayan at gabayan ang kapakanan ng ating taumbayan.